I'm back. Welcome back to my channel. Ayan, mag-vlog na naman tayo. Anyway, good morning to all of you. Anyway, mali-mali na. Magandang umaga sa inyong lahat. Tara na, mag-vlog na tayo at makinig. Don't forget to subscribe to my channel, guys. Tsaka, let me know kung ano yung YouTube name nyo. Siyempre, susuportan ko din po kayo. Tsaka, love ko rin na mag-watch ng inyong mga magagandang video. Kahit ano pa yan, di ba? So, support lang. Ayan, ang vlog natin for this morning, ang topic natin is pag-usapan natin yung iba't ibang kulay ng butterfly. Okay? Butterfly, ah, not moth. Kasi moth, sa mga nakakaalam dyan, yung moth, isa din siyang uri ng butterfly, pero kakaiba siya. Malaki katawan, patuloy siyang pakpak, ang laki ng mata. Well, erase. Pag-usapan natin ngayon is yung butterfly talaga. Ang butterfly talaga is yung malapad yung pakpak, maliit ang katawan, maliit ang ulo, tapos may ganun. Okay? So, yan. Pag-usapan natin yung meaning nito, hindi man ako ganun ka-expert, guys. Pero bago ko to i-vlog, sabihin sa mga pag-record ko ng video, sabihin sa inyo, sinesearch ko to. Kaya hindi ako nag-iimbento-imbento lang. At saka, may pangyayari na rin na nagkakatotoo, tapos mga babala. So, respeto lang. Nire-respeto ko yung paniniwala ng iba. Nasa sa inyo din kung maniniwala kayo o hindi. Pero, subukan nyo kayang pansinin. Lalo na yung mga hindi namamansin dyan. Tapos, panay ang punta sa inyo ng paru-paro. Subukan nyo kaya na mag-search. Alamin. Search nyo kung anong kulay. Search nyo kung anong meaning. Searchers. So, yan guys. Nabubulol na ako. Siguro ganun talaga guys. Pag kulang ko lang yung ipit, sumisingaw na yung hangin dito, hangin doon. At least, napranka ako, di ba? Aminado ako na kulang na yung ipin ko. Kaya, hindi ko na makuha ang magandang ngiti. So, ayan guys. Pag-usapan natin ang paru-paro at ang meaning nito, ang kulay nito. First is brown. Okay? Yung brown is nagre-represent ng good news at sad news, okay? Unahin muna natin yung sad news. Sad news is, pwede yung brown o kahit dark brown na butterfly is, ang meaning ay may dumadalaw na kaluluwa. I don't know kung sinong kaluluwa o kamag-anak nyo ang namayapa na, kung sino man dun ang dumadalaw sa inyo. Kadalasan kasi, ito yung technique dyan, ito yung palatandaan dyan. Sino ba yung malapit na mag-birthday? Sino ba yung malapit na yung death anniversary? Sila yung mas unang-unang nagpaparamdam. Sino ba yung kailan lang na mayapa? Okay? Next is, taong may sakit na malapit sa'yo. Okay? Nakakilala mo. Pwede sa loob ng bahay, family member, nagugutom na ako. Tapusin ko lang to. Pwedeng, kamag-anak mo o close friend mo o kaibigan mo. Tapos, pwede rin babala ito na may magkakasakit pala. I don't know kung anong klaseng sakit. Pwedeng lagnat, trangkaso, o ganun. Tapos, punta na tayo sa good news. Yung good news naman guys is makakatanggap ka ng magandang balita. I don't know kung anong klaseng magandang balita. Pwedeng baka nag-a-apply ka, nag-aantay ka ng magandang good news o tawag. Diba? Mali mo, approve ka. O kaya nag-apply ka ng loan, malapit na ma-approve. O kaya may matatanggap kang pera. So, may good news, depende. Okay? Ayan ang represent ng brown o dark brown o tan na butterfly. Okay? Pumunta na naman tayo sa dilaw. So, ang dilaw daw ay pag-asa, good news. Okay? May darating na magandang balita. So, maganda daw yung dilaw na yan. Okay? Yun. So, matuwa ka na kapag may pumasok na dilaw sa loob ng bahay mo o dumapo sa'yo. Ibig sabihin, may darating sa'yo na magandang balita. So, ayan. Tapos, ano pa ba? Basta good news yung dilaw, guys. Walang dapat ipag-alala. Alam nyo ba, share ko lang sa inyo ang chika ni Becky. Nung buwibili kami ng ulam, hindi kami magkakilala. Sabay kami buwibili ng ulam sa isang lugar. May dumaan na butterfly na yellow. Sabi niya,
ay naku, saluhin natin yan. Kapag nakasalo daw yan na, nasalo mo daw ng kamay, o nahuli mo ng kamay, ang yellow butterfly. Di ba kadalasan, may nakikita tayo sa labas, sa garden, na maliit na yellow butterfly, lilipad-lipad, di ba? Pag-alagala yan. Pag nasalo mo daw ng kamay mo, makakapag-asawa ng mayaman, di ba? So, yun daw. Next, move on na tayo sa white butterfly. Guys, ang white butterfly is, ito ay purity. So, kaluluwa din. May angel na nagbabantay sa'yo. Wala, binibisita ka lang niya. So, yun. May anghel na nagbabantay sa'yo o may bumibisita sa'yo. O, halimbawa, pasintabi po, yung mga mother dyan na nawala na, may yung mga anak nakakita ng white butterfly o pumunta, binabantayan ka niya. Ibig sabihin, sinisecure niya yung kaligtasan mo. At least, di ba, meron kayong mga guardian angel. So, yun po ang meaning ng white butterfly. Wala na pong iba. Ito ay anghel na nagbabantay, pinoproteksyonan ka. May isang tao na nagpoproteksyon sa'yo o nagpapaalala sa'yo, binibisita ka niya. Next, move on na tayo sa blue butterfly. Okay? Ihihuli ko na yung black. Ang blue butterfly, wala naman tayo nakikita ang pure blue, no? Maliban lang sa ibang bansa. Kadalasan na nakikita natin is black tapos may dot na bilog na blue. Diba? I mean, sa mga nakakapunan ng butterfly dyan. So, basta, ang blue is same lang din sa yellow. Good news po ang dala niyan, okay? I don't know kung anong klaseng good news. Basta good news po lang. Sorry, na nabupulol ako. Next is, ayan, punta na tayo sa black butterfly. Okay, guys. Unahin muna natin yung black butterfly na may dot na blue. Guys, bad news po ang dala niyan, okay? Ito po ay nagbibigay babala na may darating na gulo, okay, o problema. Hindi ko po alam kasi kung anong klaseng problema ang darating. Depende po sa sitwasyon. Example po, napaaway kayo nung isang araw. So, possible, yung kaaway nyo, rumes back. Okay? So, ingat-ingat po. O kaya, pagkakautang kayo na hindi nyo nabayaran. Possible, na irereklamo ka sa barangay. So, ganun po, isipin po nyo ang pwedeng mangyari. So, bad news po yan. Okay? Nagbibigay babala. O kaya, pwede rin pong ganito. Biglang makatanggap kayo ng balita. Si ganito po, na aksidente, na bangga, ganyan. Mga aksidente, mga bad news, mga hindi kagandahan balita na matatanggap. Okay? Ito na po ang pinakalast. Pure black butterfly. Okay? Pure na itim. Walang halo ibang kulay. Okay? So, pasintabi po. Hindi ko po kayo gustong takutin. Pero, nire-respeto ko po yung paniniwala ng iba. Tawag dito. Guys, isingit ko lang. Merong isa akong viewer na inaway-away ako. Masyado daw ako negative. Nagtanong siya, sinagot ko lang naman. Wala daw imposible sa Diyos. Wala naman, naniniwala din naman ako sa Diyos. Nagbablog lang naman ako ng about sa butterflies, kulang at mga kulay nito, di ba? Ito ay dedicated lang naman sa mga mahilig din mag-search, sa mga interesadong malaman. Wala akong balak manakot, okay? Nagbablog lang naman ako. Tsaka para sa mga gustong magtanong, ewan ko ba doon, nirimove ko na lang. Masyado siyang hindi ko naman, syempre God is God. Diba? Nagbablog lang naman ako. Wala naman akong inaaway. So, di mabuti yun. Nananampalataya siya sa Diyos. O, wala naman akong sinabi na kung ano na paman. Ewan ko ba doon kay ate, masyadong ako inaaway. Niremove ko na lang yung mga comment niya at saka yung pagsagot ko sa kanya na hindi naman kita ginaganyan. Sinagot ko lang naman yung tanong mo. Diba? So, yun. Ayan. Balik na tayo. Black butterfly, guys, is represent bad news at saka kamatayan po. Okay? Kahit i-search nyo yan. Hindi ako nagloloko. I-search nyo yan sa Google. Type nyo, meaning of black butterfly. Okay? Kahit nung hindi pa uso ang Google nun, kahit sa mga ninuno pa natin, lalo na mga lolo't lola natin, alam nila yan.
So, nasa sa'yo na yan kung papasinin mo o hindi. Pero ang itim pong butterfly ay nagre-represent ng kamatayan at bad news. Okay? So, wala naman po tayong dapat ikagalit sa mga paro-paro. Sila po ay ginagawang kasangkapan lang para maghatid ng mensahe. Ang black butterfly po, possible na meron tayong kakilala na biglaang na aksidente, alam niyo yun, na hindi natin inaasahan. So, ganun po yun. O kaya, pwede rin sobrang tanda na, panahon niya na talaga. O kaya, may malalang sakit, hindi na kinaya, panahon niya na. So, ganun po. Depende po sa sitwasyon, depende po sa mga reason. So, ganun po yun. Ayan ha, hindi ko kayo tinatakot ha. Sana wala nang umaway sa akin. So, again, thanks for watching. Don't forget to subscribe. Sana naibigan nyo ang aking chika-chika for this morning, okay? Salamat po sa dropping by sa aking channel. Okay, bye-bye!